Hi guys! Balik ako ulit kasi pagkatapos ko gumawa ng isang video ngayon lang tungkol sa sagot ko kay Sister Jenny V. Tanyo, merong comment ulit yung isang napakaganda kong subscriber na si Maricel Orias. Hi Sister! So I think it's time for me to answer her question, diba? So para isahan na lang, pero magkahiwalay ng video kasi baka para madaling makita, o diba, para talagang isa-isa ko kayong sasagutin sa mga video ko. So Sister Maricel Orias, good morning sa iyo, good day. So ang tanong mo sa akin is kung ano ang magandang alagaan dito sa Cyprus, matanda or pamilya? Well, ang sagot ko sa iyo, based sa aking mga nalalaman dito sa Cyprus, sa mga kapwa ko Pilipino na domestic helper, ang mas maganda, mayroong advantage and disadvantage kasi yan, Sister. Pag ang amo mo matanda, usually, ang pagkain, kung ano pagkain niya, yun lang din kakainin nyo, at saka nasa flat sila nakatira, hindi sila sa bahay. Parang ano lang yan eh, minsan studio type or dalawang room tapos isang CR. Pang common kayo ng dalawa ng matanda yun sa isang flat, magrerenta siya ng isang flat or kanya pag-aari yung flat. Pag matanda yung amo mo kasi dalawa lang kayo usually sa bahay, kaya kung anong pagkain niya yung nakakainin nyo. Ang mga kinakain ng matanda dito, maraming nagre-reklamo dito mga domestic helper pag matanda ang amo, kasi unang-una sa lahat ang kinakain nila yung beans. Yung beans ang kinakain nila, luvi ang tawag sa beans nila dito. So yan mga usually kinakain ng matatanda dito. So kung ano pagkain niya, yun din yung pagkain mo. Tapos kuripot sila guys, yung mga matatanda dito, mga kuripot. Usually ng mga domestic helper dito na amo matanda, walang allowance pag day off Sunday. Yan, walang binibigay. Kaya yun, sabi nga nila buraot daw. Pero depende siguro sa amo. Pero usually talaga dito guys, ganyan pag matanda ang amo. Katulad ko, ang amo ko matanda, pero si Lola nakatira sa anak niya. Kaya ang nangyari, sila na lahat yung amo ko. Ang advantage naman, ang advantage pala pag amo mo matanda at kayong dalawa lang, kunti lang yung trabaho mo at kunti lang, maliit lang yung bahay na lilinisin mo. Pero pagkatulad ko na pamilya, pag pamilya ang amo, ang advantage, wantusawa sa pagkain, masasarap pang pagkain. Talagang hindi sila madamot sa pagkain pag pamilya kasi may mga bata eh. Tapos kung ano pagkain nila, yun di kakainin mo. Tapos nagbibigay sila ng allowance pag Sunday. Yun, hindi kuripot yung mga among babae, nagbibigay talaga sila. So yun nga lang ang disadvantage naman guys, malaking bahay ang lilinisin mo. Kasi family, di ba? So yon ang advantage at disadvantage ng among matanda lang mag-isa at saka pamilya. Pag lula lang, kung ano pagkain niya, beans, gulay-gulay, yun lang yung pagkain niya. Kasi pala mo pag matanda dito, ayaw ng mga karne-karne kasi may mga sakit-sakit na sila. So yung mga caregiver dito, walang caregiver dito mga sister. Puro katulong lahat, pare-pareho sweldo, 400 euro. So kung amo mo matanda, naswerte ka na kung bibigyan ka ng allowance tuwing Sunday, 10 euro or 20 euro. Usually 10 euro yan eh. Tapos pagkain mo, minsan yung iba, mga kaibigan ko, yung amo nila matatanda, ang ginagawa, pag Sunday, bumibili sila ng Filipino food sa Filipino store. Doon sa kwarto nila kinakain nila yun. Tapos yung mga katulad ko na pamilya ang amo, yun, mantusawa sa pagkain, may allowance yun. So ikaw sister, ikaw choice mo yan kung anong gusto mong maging amo, matanda ba o pamilya. Pag matanda, medyo hayahay ang buhay kasi konti lang yung bahay, maliit lang yung bahay nilinisin, dalawang kwarto lang, o di ba, isang CR, isang sala, yun lang kasi flat eh. Pero pag amo mo pamilya, malaking bahay. Katulad nito, oh, pamilya yung amo ko, dalawa yung bahay niya dito sa city. Mag-connected yan eh. Hanggang doon. Ayan.
dalawang bahay to na pinagdikit. Yun. So, yan ang sagot ko sa iyo, Sister Maricel Orias. Thank you so much for this question. At sana na sagot ko yun sa iyo. So, thank you so much. At sana hindi kayo magsawa sa mga subscriber ko, mga viewers ko. Don't forget to like, subscribe, and comments. Kung ano man yung gusto nyo itanong sa akin, huwag kayo mahiya. At saka i-answer ko po yan on my next video. At masasagot ko po kayo. Thank you so much. God bless po sa ating lahat. Ciao. Bye-bye.